Sasampahan na ng kaso ang mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter na umatake po sa Datupiang, Maguindanao. Nagbabalik po si Ryan Lesigas para sa detalye. Bagamat sanay na sa mga pag-atake, bangungot pa rin na may tuturing ng mga residente sa Datupiang ang ginawang paglusob ng mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF nitong nakaraang linggo. Kung dati sa bundok ang labanan, iba na raw ang usapan dahil nangyari ito sa mismong kabayanan. Normal lang sa akin ba? Parang kontrolado ko yung sarili ko. Mm-hmm. Kung ito na yung mabarilin na ako, di wala akong magawa. Ang lokal na pamahalaan naman ng Datupiang aminadong ikinabahala ang pag-atake, lalo pat pabata ng pabata at may kasamang babae ang nakita nilang kasama sa mga armadong grupo. Sana po i-review ang perimeter defense ng Datupiang. Nang sa ganun, kampante na rin mga tao. Nagdagdag ang PNP ng tropa dito sa Datupiang at naka-alerto na rin ang mga kalapit na bayan. Personal ring nagtungo dito sa Cotabato si PNP Chief Police General de Bolsinas para alertuhin ang Special Action Force at planuhin ang pagtugis sa mga kasapi ng BIFF sa pangunguna ni Commander Carialan at alias Bungos. Sa pag-atake ng mga hinihinalang BIFF nitong Disyembre at Tres, maswerteng walang naging casualty. Pero kabilang sa kanilang pinuntirya, ang Army Detachment na ito na nasa aking likuran na sinubukang sunugin sa pamamagitan ng paghagis ng tinatawag na Molotov. Pero ang mobile car na ito ng PNP Datupiang ay hindi nakaligtas sa pag-atake ng mga terorista. Dalawang motibo ang tinitingnan ngayon ng PNP. Una, ang away politika. Pangalawa, ang paghihiganti sa pagkamatay ng BIFF member na si Abu Sufyan sa isang police operation noong December 1. Minamadali na ng Binong Special Investigation Task Group ang pangangalap ng ebidensya para sa isasampang kaso. Kabilang sa mga kasong ito ay attempted murder, arson, damage to property, indiscriminate firing, grave threats at intimidation. Ang purpose ng BOI natin is to determine kung ano talaga nangyari. Kung meron bang intel lapses or professional response lapses and other matters. Samantala, pinag-iingat ng PNP ang publiko laban sa mga budol-budol ngayong Pasko. Paalala pa ng PNP, huwag magdala ng malaking halaga ng pera, huwag magsuot ng mamahaling alahas at huwag makipag-usap sa mga hindi kakilala. Ryan Lesigas, para sa Bayan.